Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Walang nagawa si Ramir ng ibunyag ni Ses ang pinakatago-tago niyang sikreto sa kanyang mag-inyang si Patricia at Trixie na siya ang tunay na ama ng katulong nilang si Lilette. Biglang gumuho ang mundo ni Patricia at Trixie nang aminin ni Ramir na totoo ang sinasabi ni Ses at hindi matanggap ng dalawa na matagal na pala silang niloloko ni Ramir. Malinaw na ngayon ang lahat kay Patricia at Trixie kung bakit ganun na lang kabait si Ramir kay Lilette dahil magkadugo pala silang dalawa kaya pinapili ni Patricia si Ramir. Hindi kaya ni Ramir na masira ang pamilya niya kaya mas pinili niya si Patricia at Trixie kaya si Lilette na mismo ang lumayo dahil alam niyang hindi siya tanggap ng pamilya ng tatay niya. Inamin ni Ramir na wala sa plano niya si Lilette pero kailangan pa rin niyang magpakaama sa anak niya kahit huli na ang lahat kaya sikretong sinusuportahan ni Ramir si Lilette. Walang kaalam-alam si Ramir na pineperahan ng siya ni Lani dahil hindi binibigyan ni Lani si Lilette ng pera bagkus ginagawa niyang alipin ang anak nito sa negosyo niya. Abot langit naman ang tuwa ni Patricia at Trixie dahil nakapagiganti sila kay Lilette at sinisigurado ni Patricia na hinding-hindi na babalik si Lilette sa buhay nila ni Ramir. Hanggang sa malaman ni Patricia na sikretong pinapadalahan pala ng pera ni Ramir si Lilette at gusto niyang tigilan na ni Ramir ang pagsuporta kay Lilette o maghihiwalay silang dalawa. Dahil ang gusto ni Patricia, si Trixie lang ang may karapatan sa ari-arian at pera ni Ramir dahil siya lang naman ang legal at nag-iisang anak nila na pinaghirapan ni Patricia. Matatandaan na nahihirapan si Ramir at Patricia na makabuo ng anak dahil may problema sa matris si Patricia kaya nagawang mambabae ni Ramir dahil desperado siya magkaanak. Kaya gumawa ng paraan si Patricia para magkaanak sila ni Ramir dahil sikretong nagbayad siya sa donor para sa IVF process kaya himalang nabuntis si Patricia kay Trixie. Hanggang sa dumating ang araw na mag-aagaw buhay muli si Trixie at kailangan niya masalina ng dugo at dito na mabubunyag na hindi pala match ang dugo ni Ramir kay Trixie. Kaya ipapadin ay test ni Ramir si Trixie sa kaibigan niyang doktor at gumuho ang mundo niya nang sabihin sa kanya ng kaibigan niya na hindi nagmatch ang DNA niya kay Trixie. Si Lilette lang kaya ang nag-iisang tagapagmana ni Ramir dahil siya lang ang anak nito? Sino kaya ang totoong ama ni Trixie kung hindi nagmatch ang DNA niya kay Ramir? Abangan!